we are here right now at Balisin. And in fact, this is our last day na dito. Andito lang ako para sagutin yung mga common questions na tinatanong sa atin right now. Especially, online platform, itong papasukan mo. Ang mga madalas na nare-receive kong mga tanong is, scam ba yan? Legit ba yan? Totoo ba yan? And I'm here to answer that kind of question. Una sa lahat, para sa akin, wala naman pong scammer na maglalakas ng loob na magpakita ng mukha niya sa camera. So kapag ang kausap nyo, nagde-dare na mag-video call sa inyo, at saka talagang full name, pati ID binibigay, pinapakita sa inyo, then that only means that person is trusted and of course legit yan. And yung company namin is existing for more than a decade. It's actually existing for years now. Registered tayo ng SEC and of course isa tayo sa pinakamalaking magbayad ng buwis sa BIR. Well-trained po yung ating company to handle you and to be the next self-made millionaire dito sa loob. So meron po tayong mga legalities and all. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, alam ko kung bakit nasasabi mo yan. So, tatlong reason kung bakit may mga nai-scam. Una sa lahat, company. Ang tanong ko, yung company ba na sinalihan ng kaibigan mo or ikaw mismo, yung company ba na sinalihan mo, empowered consumerism ba yon? Kasi kung hindi, malamang sa malamang, magiging magkaiba talaga ng magiging resulta this time. Kasi empowered consumerism na yung sinalihan mo. So mas legit at saka mas matagal ng dekalidad ng binibigay sa atin na serbisyo at talagang resultang totoo. So if you are in empowered consumerism, I assure you this 100% legit company. Pangalawa, yung pinasukan mo na team. Gano'n ba kaganda yung sistema at support system ng leadership na binibigay nila sa'yo? Baka kasi yung sinasukan mo before, isang tao lang at walang team support na nangyari. Kaya madalas sa madalas, naiiwan ka kapag nawala yung iyong direct sponsor kasi umaalis sila at wala nang naiiwan para gumabay sa'yo. So, make sure mo na yung team na sasalihan mo is sobrang laki din at may sistema na tumatakbo para sa'yo or para sa negosyo mo or platform mo. Pangatlo, yung tao. Madalas sa madalas, ang nagiging common denominator kaya nai-scam yung isang tao is dahil din sa direct na tao na pinasukan niya or marahil dahil din mismo sa'yo. Ano ba yung ginawa mo after mong mag-bail? Ano ba yung ginawa mo matapos mong pumasok sa platform? Ikaw ba ay nag-aral kung paano to gawin or iniwan mo na lang pagkatapos wala ka nang ginawa? Kapag ganun yung nangyayari, malamang sa malamang wala talagang mangyayari sa'yo. So kung gusto mong magkaroon ng resulta dito, you must be willing to pay the price, be it effort, be it time, be it pera, or kahit anuman, kasi lahat walang bagay kailangan mo na aksyonan saka po ikaw magkaroon ng magandang resulta. So kung meron ka naman pong direct sponsor, sino po yung nagpapasok sa inyo? Kung hindi naman po ako or hindi naman po kami dito sa loob ng team, at then magkakaroon ka rin po ng mas kakaiba at mas magandang resulta this time kasi kami na po yung kausap mo. And since kami na po yung kausap mo, ibig sabihin, yung mga resulta na nagawa na namin dito, yun na rin po ang resulta na ipapakita at ituturo namin sa iyo this time. So yung scam, malamang sa malamang, yan po ay mga haka-haka lamang. Gawin niyo po itong platform natin at ipapakita namin sa inyo paano kami nagkakaroon ng self-made millionaire na daan-daan. To be specific, we have 21,000 self-made millionaire. Pag isa lang, tsamba yun. Pero kapag ganun karami, daan-daan at I mean libo-libo yung ating nagagawang milyonaryo, ibig sabihin, subok na, maganda na, magaling na. Uulitin ko po, kung talagang scam ang kumpanya namin, matagal na kaming nahuli ng otoridad and the fact na hindi mo pa nakikita at wala pa pong nangyayaring ganun, maganda po ang company natin. So, this is me, your Royal Empress! Bye!